Huwag na lang kung bakit hindi ka pwede sa kumpanya ko. Imayos na. Nestor Villena was falsely accused of stealing money from his employer, but he was innocent. They went from being rich to poor. Now they are struggling to make ends meet, far from the life they used to have. His wife had to do hard work, and his daughter was bullied for being poor. Mamahalin pa, mga difficult kasi sila. Ang ganda ng mga laruan natin, no? Hindi gaya ng mahirap na yan. Higit. Kasi siya makalala ng kanilang tatay. Iyak ka na lang dyan sa gilid. Anak, ano ginagawa mo dito? Ano nangyayari sa'yo? Nasar nila ako. Hindi daw natin kayang bilhin ang regalo na tatanggap nila kasi mahirap lang tayo. Huwag mo na silang pansin, anak. Pangako, mabawi si Papa. Pangako ka ng pangako, wala namang natutupad. Malapit na ang Pasko, wala pa ako natatanggap na regalo. Sawang-sawa na ako. Mr. Villena's daughter was upset when he couldn't buy her a usual Christmas gift, making him feel like he let her down. He tried to get her a nice toy, but he couldn't afford it, so he had to settle for a cheaper one. Sadly, his daughter didn't like it, adding to his feeling of disappointment as a father. Feeling the weight of his daughter's unhappiness and his own sense of responsibility, Mr. Villena resolved to seek new employment opportunities. However, his efforts were thwarted by the shadows of the unfounded accusations that had tainted his professional record in the eyes of potential employers. Desperate and at a loss, after facing job rejections, he resorted to stealing. He was fully aware of the moral wrongness of his actions. Lord, sana po patawarin mo ako sa mga gagawin. Di ko po ito ginugusto. Gusto ko lang po makita masaya ang aking pamilya, ang aking anak, at ang aking asawa. Despite the guilt and internal conflict he felt, he couldn't deny the satisfaction of being able to provide for his family's needs, especially when the Christmas approaching. As a result, he returned home with a lot of gifts, food, and even money. But their happiness wouldn't last long, because Mr. Villena will need to face the consequence. Mr. Villena found himself arrested and subsequently jailed. Deeply regretting his actions, he sought the opportunity to speak with Miss Achenza, expressing his remorse and asking for forgiveness. He assured that he would not repeat his mistake, explaining that his actions stemmed
from the belief that he was failing as a father in providing for his family. When Miss Achanza visited Mr. Villena's family, she had a heart-to-heart with his wife. They talked about the difficulties the family faced because of the false accusations, and how Mr. Villena felt like he wasn't able to provide for them. This conversation helped Miss Achanza see the family's hardship, leading her to be even more understanding and compassionate, especially during the season of Christmas. Nang marinig ang kanilang kwento, lubos na naantig si Miss Achanza at naramdaman ang pait ng pagsisisi para sa mga pinagdaan ng hirap ng pamilya. Panahon ng Pasko, kung saan ang espiritu ng kapatawaran at pangalawang pagkakataon ay nabubuhay. Kaya naman, nagdesisyon siyang kalimutan at iurong ang kaso laban kay Mr. Villena. Ngayon ay masayang ipinagdiriwang ng pamilya ang Pasko. Inanyayahan din ni Miss Achanza ang pamilya Villena para sabay-sabay nilang gunatain ang Pasko. Ang hapag ay napuno ng kasiyahan at halakhakan. Ito ay nagsisimbolo ng pagkakaisa at kabutihan sa panahon ng Kapaskuhan. Sa kabila ng mahirap at madayang mundo, may mga tao pa rin handang tumulong at magpaalala sa iyo na hindi dahilan ang kahirapan upang gumawa ng kasalanan, pagkos gawin mo itong rason upang magbago at iangat ang buhay sa kahirapan. Go. Ano ganyan? Napabisita. Napabisita. Ay, kanayosan tayo. Ang ganda ng laruan ko. Ay, wait lang. Eh, bali. Kakatok lang siya ng ganyan. Hindi, maganda yun. Hello, Alan. At sama mo. Inaaras ako na, Benlik Milena. Hello, Alan. Asan ang anak mo, te? Ano? Anak, kalika na yun. Asan na yun? Yana, dara-dara siya ng video mo. May trabaho na. May pamilya po ako. Alak. Wala pong mabuhay sa kanila. Tangan lang yun. Ngiti, wala kayo ngiti. Nabasa mo dito. Ngalang ka lang. May lang lang. Ito nga, napakakabal ng mukha mo. O, tawa ngayon habang nakain. Mukha kang jug addict, be! Ang ganda, ang ganda yung talaga. Okay, asap na, asap.